Okay, kaya din natin yan. Kaya din natin makipagsabayan sa mga top mentors natin. Ang mindset ko, may nakikita ako sa team namin eh, naka 8 times na siya nang give me 5. So sabi ko, OFW siya, may trabaho. So iniisip ko, kaya ko din. May mga nakikita din ako na times 10, times 11. So kung ang mindset mo ganun din, mangyayari din sa iyo. Okay? Basta tumuloy lang tayo. And then yung give, just for you naman natin, naka times, wait lang. Ayun, naka times 2 naman po tayo, recently lang. Okay, so ang ginawa ko lang din naman dyan, kailangan lang talaga nating consistent lang kapag may tanim, di ba? Talagang magkakaroon ka din ng pay-in. And nasabayan lang din natin ng pag-Facebook ads. Kaya sobrang excited na po akong makapag-share sa inyo. Okay, grabe dumami yung participants natin. 62 na tayo ngayon. Wait po, no? Share screen. Okay. Wait po saglit ha. Okay, eto mentors, nakikita na po ba yung screen ko ulit? I hope no. Okay naman. Pag hindi nakikita, mag-mute na lang po yung isa. Okay, so eto, bago tayo tawag dito, okay lang po bang matanong ko sa inyo yung mga nag-Facebook ads na o yung mga nag-boosting na before or even hanggang ngayon, meron silang ongoing na, ayan, may nag-raise na ng hand, dalawa. So I hope, or I think, no, marami na ang mga nag-Facebook ad or nag-boosting sa inyo. Pero ang tanong, kamusta po? Kasi sa totoo lang, kailan lang din po ako nagsimula ng mag-Facebook ads or nag-boosting. And tinuruan lang din po ako ng mentor ko kasi nakita ko na ang dami niyang production. Imaginin mo in just one month, wala pang, di pa natatapos yung buwan, nakadalawang beses siya ng mag-just for you. Nakadalawang beses din siya ng give me 5. So na-curious ako, sabi ko, bakit hindi ko din subukan? So syempre, bago tayo mag-ads o Facebook ads, kailangan natin ng budget. And yun yung gusto kong i-share sa inyo, paano tayo nagsimula, paano tayo nagkaroon ng budget para sa ads. So syempre, pag mag-ads tayo, yun nga, kailangan natin ng budget. Ang ginawa kong strategy, since di naman malaki pa yung team, kumbaga, tinuloy-tuloy ko muna yung pagbebenta ng products natin. And by the time na nakaipon na tayo, dun ako nagsimula na i-promote yung page ko. Okay, kung naka-laptop po kayo, pwede nyo akong sundan. O kaya naman, naka-record naman ata itong presentation natin, no? O yung sharing natin. Ito yung page ko, Patok na Negosyo Worldwide. Okay, yun yung name and then yung background natin, si Rafi Tulpo, yung profile, yung natin, Barley. So pwede nyo pong i-follow yan, no? Nag-promote na ng page. So ayun, bago tayo mag-manual, tawag dito, pwede nyo i-assess muna sa sarili nyo ngayon kung kamusta yung pag-a-ads nyo before o yung pag-boosting nyo. Ngayon gusto kong i-share sa inyo yung share lang din sa akin ng mentor ko. And then bago ako nag-ads nga, humingi muna ako ng tips sa mga top mentors. Humingi lang din ako ng tips sa mentor ko yung mga nakikita kong may production na mga nakikita kong nag-ads. So naalala ko, ongoing yung ads ko, nang hingi din ako ng tips kay Mentor Julius. Ongoing yung bago mag-ads, mga 3 hanggang 5 tao yung nilapitan ko. So wag tayong makalimot na na mamiso sa kanila. Kasi sobrang importante po nun. Kasi sabi ko, nung nakaipon na akong pambenta na, nakaipon na ako sa mga nabibenta ko na products ng pang-capital natin for ads, sabi ko, ayoko masayang. Ayoko masayang yung ads ko. Ayoko masayang yung boosting. So ang ginawa ko, yun nga, namiso tayo sa mga mentors, umabot ng 3 to 5 yung mga kinausap ko. And then, lagyan lang natin application. Kasi naniniwala ako lahat ng mga shinare nila sa atin, lahat ng mga shinare nila sa akin, effective yan. Hindi man lahat, doon sa isa sabihin natin, maging effective yan sa'yo. Basta i-apply lang natin. Okay, so ito yung page ko. Ang kailangan lang muna natin gawin sa simula, no, if ever na hindi pa po sila nakakapag-start ng mag-Facebook ads, sa akin po kasi ang tinuro ng mentor ko, kailangan muna daw natin i-promote yung page. Okay, so ito, kung makikita nyo dito sa gilid, click lang po natin yung ad center. Okay,
And then, kung makikita nyo dito sa right side, may nakalagay na create ad. Okay? And then, click nyo lang yung create ad. Ito na yung lalabas. Okay? Choose ad type. So, ang kinreate ko lang, ang kinlik ko lang dyan, create ad, create new ad, or yung ad, ads. Okay? Then, pag-click mo dyan, ito na yung lalabas. Okay, so sa mga hindi pa nagpo-promote ng page nila, kasi gaya ng sinabi ng mentor ko, kailangan ko muna daw i-promote yung page ko para magkaroon ng engagement. Okay, so sinundan ko lang siya. And same lang din yung format if ever na mag-ads na po kayo. Okay, so ang ginawa ko nun, ito muna yung kinlik ko, promote your business locally. Pinromote ko muna siya dito sa Pilipinas, buong Pilipinas. Okay, and then for 4 days lang siya. And then after ko naman after kong mag-promote dito sa Pilipinas, magpo-promote naman ako or magpa-publish naman ako ng gusto kong i-ads, kinlik ko naman tong pangalawa, itong get more messages on Messenger. Okay? And then scroll lang tayo pababa. Yung description, ano yung caption na gusto mong ano yung naiisip mong caption para dun sa ads na ipapublish mo. Okay? So ang ginawa ko kasi either 'di ba, ang sinasabi nila opportunity or products. Ang ginawa ko po, yung products po yung pinromote natin. O yung products ko, yung ads na ginawa ko or pinublish ko. Nag-compose lang po ako ng short caption, maipapakita ko na lang po sa inyo. Sabi kasi nila, mas maikli yung caption, mas maganda. And mas maganda daw kung sarili mong caption yung gagawin mo. Okay, so dito naman, pag na-set up ko na yung description, dito either mamili ka ng picture or video. So pwede na nakalagay naman dito, edit options. Okay, so choose image o kaya naman choose video. Okay, so ang ginawa ko nga po, picture lang yung nilagay natin dyan. Tapos yung headline natin, patok na negosyo worldwide, which is yung pangalan ng page mo. Yung button label naman, approach nyo lang po pala ako kung medyo mabilis ako mag-explain, no? Para ma-address ko po yung iba. And dito naman sa button label, wala namang pipindutin dyan kasi ang nakalagay lang naman, send message, which is yung ginawa natin kanina sa taas, yung pangalawa. Eto, get more messages on Messenger. Okay, and then dito sa special ad category, wala, hindi ko na siya ginalaw. Dito naman sa audience, ayan, who should see your ads? So ang ginawa ko dyan, people you choose your true targeting. Ito napaka-importante ng targeting. Yung mga interest ng mga taong tinatarget mo. Okay, so before, bago yun, in-edit ko muna yung age natin o yung mga taong sinasabi nila na makakakita. Kasi di ba pag nag-login ka sa Facebook, lalo na sa mga bagong gawa, yung Facebook nila, nilalagay nila yung age doon. So ako, ginawa ko din, sinabi ng mentor ko na 24 to 60 years old. So nilagay ko 24. So it's up to you. Pwede naman pong 25, 30 years old hanggang 65 years old. So ang ginawa ko po sa akin, 24 to 60 years old. Kasi na-experience ko rin po na magkaroon ng client ng 58 years old, 60 years old, yung mga ganong tipo na ano, na kahit matanda na sila or even magsi-senior na sila, nakikita pa rin pala nila yung yung Facebook ads natin kasi yun yung tinarget natin. Okay, and then locations. Nasa sa'yo yan kung ano yung tinatarget mo, kung anong bansa. Again, kung ipopromote mo yung page mo kung magsisimula ka, nasa sa'yo din yan. Pwedeng dito ka sa Pinas, pwedeng mag-promote ka naman sa ibang bansa. Okay, same scenario, kapag na-promote mo na yung page mo, mag-run ka na ng ads sa location mo, pili ka lang din ng kung anong bansa yung pipiliin mo. So for example, pipiliin natin ang bansang Singapore. Okay, and then click lang natin, country. Pwede pa po kayong mag-add. Okay, for example, saan? Canada. Okay, ayan, click lang natin yung Canada. So pwedeng dalawa, tatlo, kasi ako naman po ang ginawa ko, dalawa lang. Sa US at saka sa Canada. Ayan, share ko na po sa inyo. And then, baba tayo ng konti. Okay, dito na natin ilalagay yung mga interest. O yung tinatarget natin na tao na makakakita sa page natin. O dun sa mismong ads natin. Okay? So ako ang ginawa ko nung pinromote ko dito sa Pinas, pwede nyo rin pong ilagay call center agent, caregiver, CNN Philippines, Kapuso mo, Jessica Soho, Showtime. Kasi na-experience ko rin po before, nung pinromote ko yung page, may mga nag-inquire. Okay? And nung chinek ko yung ano nila, yung profile nila, nanonood sila ng PMJS. Nanonood sila ng Showtime. Nanonood ng 24 oras. Mahalagang isipin din po natin yung tinatarget natin. Ano ba yung mga
tipo ng tao, ano ba yung ginagawa? I mean, ano yung palaging ginagawa ng tao? Ano yung palaging nilang pinapanood sa Facebook? O yung tinitignan nila sa Facebook? Pumasok sa isip ko, bakit hindi ko ilagay yung PMDS? Kasi, di ba, madalas, yan yung ano eh, top trending sa ano natin, sa timeline. Okay? And then, pwede ding Showtime. Okay? Mga balita. Kasi yan yung madalas na pinapanood ng mga tao. So, it's up to you din po kung ilan yung ano at tina-target mo, pwedeng yung interest na ilalagay mo. Ako ang nilagay ko naman 8 lang, 8 to 10. So pwede din po kayo mag-add hanggang 20 na interest. Okay? So sa ano naman international if ever na mag-a-ads na po kayo o yung sa ibang bansa yung tina-target niyo na country. For example, sa Canada, Omni, kung di ako nagkakamali, Omni yung tawag doon sa news nila. Then ano pa ba? Pwede ding OFW, caregiver, ano pa ba, yung mga trabaho na ginagawa or yung mostly yung mga Filipino na trabaho nila doon. So minsan naglagay din ako ng Showtime o kaya ng KMJS, sinama ko pa rin sila. Tapos nung in-stock ko nga rin, ganun din yung nangyari. May nakita ako nanonood ng KMJS. Minsan nga si ano, ang tawag dito, yung si Dr. Ong, nilagay ko din yun and then nung in-stock ko sila nakita ko din na ano na nanonood sila. So napaka-importante ha nung ano natin ng targeting o nung interest natin. So after mong maglagay dun, after nating nailagay na yung interest, ilagay lang natin ang save audience. Okay, so i-save mo lang yung audience, tapos na. Okay, so patapos na rin naman tayo pagsiset ng ads natin or pagpo-promote ng page kasi ganun lang din po, pareho lang sila ng ano ng process. And then dito, wala na akong chinek. Tapos, duration. Okay? Nakalagay naman dito, if gusto mong tuloy-tuloy yung ads mo, lalo na kung naka-credit card ka, pwede mo naman siyang pindutin. Okay? O kaya naman, kung gusto mo ng, halimbawa, for 1 week lang, for 2 weeks, or 1 month, pwedeng ilagay, pindutin mo itong nasa baba. Okay? So, ang ginawa ko nung nag-promote ako ng page, kagaya nung sinabi ko, 4 days lang. 4 days lang muna ako. Kasi yun lang din yung pumasok sa budget ko. 1,000 plus. Okay, and then sabi ko, after kong magkaroon ng engagement, after kong ma-promote yung page, saka na ako nag-publish ng ads na din. Okay, ang binudget ko naman po ng 300 per day. Okay, again, mentors, ito pala gusto kong sabihin sa inyo na ang pag-a-ads, ang paglalabas natin ng capital, I mean, yung pag-i-invest natin sa ads, kapag meron na tayong nakasave na pera, isipin po natin, lalo na kung mag-a-ads tayo, na wala na yun, na hindi na babalik yun. Kasi dito sa pag-a-ads, either magkakapiin ka o hindi. Pero ito ang sure ko sa inyo. Pag nag-ads po kayo, lahat kayo magkakaroon ng inquiries. Nasa sa inyo na lang po yun kung paano yung flow, which is may isi-share din po ako sa inyo ng flow kung paano tayo sumasagot ng mga inquiries, ng mga tanong ng client natin. Okay, again, sabi ko sa inyo, pag nag-ads po tayo, maliit man yung budget natin o malaki, possible po, o lagi tayong bibigyan tayo ng client ni Facebook. Okay, so ako nga, 300 lang ako per day kasi yun lang din yung sinabi ko for 15 days. And then tinuloy lang natin siya hanggang katapusan. Nag-start po ako July 1 to 31. Hanggang in-extend ko lang din siya. Tapos tinaasan na lang po natin yung budget. Okay, and subukan po natin. Pag tayong tawag dito, try natin kasi what if, di ba, kung dyan ka makabunot. Dyan ka makabunot ng alas mo o kaya naman makabunot ng mga teams international. Okay, and the more na mas mataas daw yung budget natin for our ads, mas maraming inquiries, which is totoo naman. Kasi nung nag-start po ako na mag-ads na, 300 per day, ang inquiries ko lang per day, nagsimula ng isa, dalawa, tapos umabot ng 3 to 5, minsan 6, minsan 3, pababa, paiba-iba. Okay, and after po natin, no, ganun lang naman yung magpagsiset ng ads, pag mode of payment naman tayo. So kung nakikita nyo dito sa baba, ayan, ito lang yung pipindutin natin, yung mode of payment natin, either GCash o kaya naman credit card. Okay, so ako credit card po yung ginawa natin, nakiswipe lang po tayo. Okay, and kasi wala pa tayong credit card. Pero sa GCash sana, pero mas pinili ko na lang muna sa credit card. Okay, so nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo na mode of payment. And then, pag na-create nyo na siya, may nakalagay naman dito sa baba, promote now, o kaya naman after nyo ma-promote yung page nyo, pag mag-ads na kayo, publish now. Okay? Actually, yun lang naman po, mentors. Baka meron po kayong gustong
itanong or gustong i-clarify bago po ako mag-share sa inyo ng ano natin, ng sample pag-approach or conversation natin sa mga napapiin natin nung nakaraan. Stop sharing po muna ako. Yeah. Mens, may question lang po. Kansa lang po. Yes, mens. Yeah. Yung sa placement, mens, kasama ba yung Instagram Messenger or solo lang na Facebook newsfeed lang? Nasa sa inyo, mens. Ako kasi, ano, na pwede din pala yun. Pwede na lahat yun isama nyo. Pero ako po kasi nilagay ko lang ano, Facebook lang. Yeah. Kasi nakita ko kanina, hindi mo na siya in-edit eh. Pero mas effective daw po kapag ka, ano, Facebook lang. Sinamahan. Kapag Facebook lang. Opo. Mm-hmm. Kasi baka mamaya ilagay din ng iba na may, ano, may tawag dito, WhatsApp o kaya naman yung Instagram. Pero pag in-stock nila yung Instagram, hindi naman po active. Kaya sayang lang din. Kaya mas maganda kung sa Facebook lang tayo palaging active. Okay lang din. Pero kung samahan natin ng Instagram din, mas okay din po. Para at least madami yung possible na inquiries na pumasok sa atin. O makakita din ng ads natin. Mens, tsaka ano, may pwede po ba namin makita kung ano yung sample ng mga picture na pwede namin i-gamitin para ipang ads. Hindi ba yung ano, hindi ba pwede yung may mga pera ganyan? Patingin nga po para kasi doon po madalas na ano, nare-reject yung mga nagta-try po mag-ads. Okay, sige. Mag-share screen ulit ako sa iyo, ano, mens, para sa inyo na rin po. Sa totoo lang po, kailan lang ako nag-start mag-ads? Nung July 1. Pero nag-promote po ako ng page June. Okay, and nag-promote ako ng page ano, April. Mag-May. Hindi ako nagkakamali. And yun nga, nag-ipon pa ako ng budget para sa ads ko nung July. Okay, so ang sa totoo lang po, wala akong masyadong idea about sa kung paano mag kung bakit nare-restrict yung iba, kung bakit nare-reject yung ads ng iba. Pero ako po kasi tinry ko lang talaga na picture kasi yun din yung ginawa ng mentor ko. Picture ng Barley, picture ng endorser natin. Ito po yung ano ko, yung ads ko. Pakita ko po sa inyo. Yan. Facebook ads. I-share ko na po sa inyo yung sa akin, yung ads. Ito yung kinompost ko na ano, na caption, maikli lang. So pwede din po kayong gumawa ng caption nyo. Sabi ko dito, boost your immune system by drinking amazing pure organic barley. We are looking for interested distributors and business partners worldwide. Caption, hashtag, health is wealth, prevention is better than cure. Tapos ang ginamit ko po ng picture, Serapi tool ko lang. Yung may hawak siya na barley. Tapos sa about sa sinasabi mo mens po na ano na yung may mga hawak na pero wala po ako masyadong idea kasi madalas sabi ng mga mentors kapag daw yun yung pino-promote natin yung may mga hawak ng pera o kaya naman pag yung picture mismo nakita ni Facebook o na-detect na parang against sa rules nila talagang nabablock sila o kaya hindi talaga napopromote o hindi natutuloy yung pag-ads nila. Ayun. So, ang maganda mens, try nyo po na ano, na product lang o kaya yung mismong endorser natin na may hawak ng barley. Pwede din na ano, na si Piolo Pascual kasi yung isang downline ko, nag-promote siya ng page tapos nag-grant siya ng ads. Ngayon si tawag dito, si Piolo Pascual naman yung hawak niya. Nung nakita niya na medyo okay naman, tinuloy-tuloy niya tapos naglipat lang din siya na ibang endorser naman. Tapos may hawak din ng barley o kaya naman meron kasamang product dun sa ano sa picture. Ayun mens, mens, nasagot ko po ba? Yes mens, ayun. So mas effective pala kapag ka mismong endorser natin. Kasi pag madalas daw kasi pag pera talaga yung binubus natin, nade-detect siya as MLM. So multi-level marketing. Ano kasi yun, hindi daw siya pwede sa Facebook. So ayun mens, thank you po. Meron po dito ang question. Sige po, sino pong may question? Mukhang andang so, progress. Sabi po ni... Sige. Ayan, sige. Pwede naman mag-unmute. Pwede naman mag-unmute. Oh, sige, mens. Ako, mens, may tanong ako. Required yes, po ba yung magpo-promote ka ng ano, yung page? Ano po ba yung promote ng page for ano ba yun? For likes? Parang ganun?
for engagement po, yun po yung sinabi sa akin ng mentor ko. Pwede naman po kayong mag-direct ng pag-a-ads, pero hindi ko po masasabi kung ano, kung required siya. Pero yun po kasing ginawa ko, na nag-promote muna tayo ng page. Like, pwede naman pong i-budget muna ng 200 pesos for 5 days. So, parang 1,000 pesos po siya. Makakakuha din po kayo ng interest doon. Depende po sa gagamitin niyo na picture or video. Pwede kong picture, barley natin. May mga mag-i-inquire din po doon. Na-experience ko rin po siya. So, kapag pinromote na natin yun, yung page natin, at may mga inquiries din doon, nagkakaroon na rin po ng engagement yung ano natin, yung page po natin. Okay, Mens. Thank you, Mens. Ayan. So, meron pa question dito, Mens. Since ano kasi, ako nasanay ako sa opportunity talaga eh, kapag nag-ads kami. Ayan, si mentor dyan, nag-ads din. Opportunity talaga. Pero iba yung way ng pakikipag-usap namin sa kanila. So, ito, tanong ni mentor dyan, ni Sikel. Mens, question, paano nyo po kinakausap yung mga nag-i-inquire po sa boosting moments? Kasi, yung sa inyo, Mens, ano eh, product yung pinopromote ninyo eh, no? So, paano nyo po sinasagot yung mga nag-i-inquire na product yung interest, pero nakoconvert ninyo into package? Ayan, sobrang ganda ng tanong kasi dyan ako papunta. Kung paano yung flow ng conversation natin, kung paano natin sinasagot yung mga client. Mag-share screen ulit ako sa inyo para makita nyo po yung sample conversation po ng isa sa mga napapiin natin. Nakikita na ulit, Mens, yung ano, screen? Yes po, Mens. Ayan, sige. Ito gusto ko lang i-remind yung mga ano, yung mga mag-ads. Okay? Na lahat ng mga nagla-like, nagre-react doon sa ating ano ads. I-PM po natin yan isa-isa. Bago ako dumaan kay ano no, kay mentor diyan, i-PM po natin yan isa-isa. I-stalk natin yung Facebook nila, i-add natin sila, i-PM natin kahit hindi nagre-reply. Okay? Next, yan yung tumatak sa akin eh, even before nung nag-organic po tayo, nung nagpo-promote, or I mean, nagpo-post tayo na, sa mga group ng product, or ng opportunity. Madalas, ina-add ko sila hanggang sabi, hindi mo na ma-maximize yung 5,000 friends mo, mag-add ka lang na mag-add. Exactly, hindi pa naman 5,000. So, ganun yung gagawin natin. Lalo na kung nag-a-ads tayo. Kasi madalas, kung international po yung tinatarget natin, yung mga nagla-like na yan, may mga capital din po yan. Okay? So, ang umabot ng 295. So, totoo lang po, hindi ko pa na PM lahat ng lahat yan, pero siguro nasa 200 plus na din yung na-add ko, tsaka yung na message natin. Kasi na-spam po ako sa loob ng isang araw kapag sumusobra na sa 10 o 15. Okay? Again, napaka-importante po ng pag-PPM natin sa kanila. Diyan ako nasanay. Na-immune po ako diyan kasi before, nung nag-organic tayo, umaabot ng 40 to 50 yung mga nagre-react sa comments naman, ganun din. So, imagine mo yun, iniisip ko sarili ko, bakit wala naman nagre-reply, wala naman ako napapapain, wala naman ako nakukuhang order. Okay, pero evaluate ko sarili ko after kung sumagot pang 41 na inquiries, napapiin natin, pero prata ka lang yung in-inquire niya. Before pa po yun. So, doon ako na-immune. So, in-apply ko siya dito sa ads natin. Sa pag-ads, sabi ko nga ayokong masayang. Lahat ng mga nag-i-inquire, lahat ng mga nagre-react, okay, i-PM po natin yan. Okay, lahat din ng mga nag-share. I-stalk natin yung Facebook nila, i-add natin sila, at saka i-message natin sila. Okay, kasi na-experience ko din dito sa ads na to, na after kong i-add sila, after 1 week, nabasa nila yung message ko. Nag-reply sila. Kinonfirm nila ako. So possible, tendency, ganun din yung mangyari sa inyo. Okay po? And then sa comment, eto, lahat ng mga nagko-comment, ganun din po. Yun yung sinasabi ko po kanina na after 40, na mga nag-inquire, pini-em ko din, nag-message ko sila after pang 41, 40 plus, nag-pay-in. Okay? So dito sa ano natin, sa mga nagko-comment, halos karamihan po dito nakuha yung pay-in. Imagine niyo mahigit 10 po siguro yung nakuha natin na pay-in dyan. Sa mga nag-comment, iba pa yung mga nagda-direct message. Okay? And yung mga nagda-direct message kasi doon yung ano, cost ng per messaging natin. Doon yung makikita rin yan sa ads nyo po. Cost per messaging. And dito sa mga nagko-comment, parang libre na yan eh. Hindi sila ano, hindi sila kasama sa mga cost per messaging natin. Okay? And ayun nga, napaka-importante ng pag may message natin sa kanila. Okay? Pakita ko po sa inyo ngayon yung sample na napapiin natin o paano tayo mag-convert ng products into opportunity or package. Ito, recent lang to si Tita Analina na lang. Ito. Last week to ng July. Okay, and ito nag-comment lang siya. So meron na rin po akong script na ginagamit para at least introduction natin sa kanila.
And sabi ko, hello, good day, Miss Annalina. Thank you for showing your interest. By the way, I'm Jefferson, legit independent distributor of IAM Worldwide Corporation. So pwede nyo rin lang pong i-copy yan kasi kinakopy ko lang din po yan eh. Yung mga caption, kinukuha ko lang din po sa mentor ko kung paano sila nag-ano, yung paano yung introduction. And then nag-send lang din ako ng picture na gumagamit ng mga product natin and yung barley. Pagkatapos nun, nag-send ako ng endorser syempre at saka ng benefits ng barley natin. Dapat mga 3 to 4 o kaya kung gusto mo kagaya nito, mga detailed na kasi to eh, yung benefits ng barley. So madalas kasi pag chine-check nila yan, may mga nagbabasa talaga. May experience po akong ganun. So wala namang masama kung mag-share tayo o mag-send tayo ng mga pictures. Ngayon, nag-send din ako ng video kung saan galing yung barley natin. So mas maganda kung yung video na to, yung kay Maritone Fernandez, naka-post din siya sa page natin. Para pag-click nila mismo dyan, yung video na yan, nagda-direct siya sa page natin. Okay? And para makita nila na tayo din mismo yung nag-post dun sa page natin. And pagtapos kong nilagay yun, hindi ko na nailagay yung ano kasi nag-reply siya. Sinabi ko, sasabihin ko dapat dyan na dyan po galing yung barley natin. Si Miss Maritone Fernandez po ang nagsusupply ng barley dito sa Pilipinas. Okay? And then yung testimony din, ganun, sinasabi ko rin sa kanila. So how much that is does it cost? Sabi niya ganun. Sabi ko 1,000 lang siya per box, pero kapag member ka na, 500 na lang po for lifetime. Sabi ko, before I proceed on how to be part of IAM Worldwide, I have two questions po. Parang sa inyo din, pwede kayo mag-compose ng gusto nyong itanong sa kanila o yung approach na gagawin nyo para sa kanila. Tapos since sinabi niya, ano po ba yan sa Shea? So mag-send tayo ng mga picture para makita niya kung ano yung tsura ng barley natin. Sabi ko, yes po, powder siya, 10 sachet per box. Patry ko sana sa mother ko, may gout at saka arthritis siya. Sabi ko naman, sure po, saan po location mo? Padalhan ko siya anytime. Sabi niya, paano mag-take 1 sachet? So i-share lang natin sa kanila kung paano i-take yung barley natin. Tapos sinabi ko din, hindi siya nag-reply nung mga ilang minuto. Sabi ko, watch mo po ito, tita. Recommendation ni Sir Rafi Tool po about sa barley natin. So again, yung video na to mas mahalagang naka-post sa page natin para ayun nga, sinabi ko din kanina, yun ang mangyayari. And sabi niya, salamat po, medyo masakit sa bulsa ang presyo. We'll think it over. So anong magiging ano natin dyan? Anong magiging response natin dyan kapag ganyan yung sinabi ng client natin? Mostly, syempre tayo, ayaw nating mawala yung client natin and yun naman talaga yung ginagawa natin. Sinabi ko sa kanya, help ko po kayo pag-process ng products nyo. Kakagaling ko lang po anina sa office natin. So mag-send tayo kung may mga transactions tayo sa office. Kahit last week pa yan, tita, kakagaling ko lang last week, kakagaling ko lang kanina sa office, ang daming produkto pag nakita ng client mo. Ayan. So pag na-send yan, syempre, maku-curious yan, ang daming nag-avail dito. Baka mamaya, maganda nga talaga itong barley natin. Sabi ko sa kanya, help ko po kayo magkaroon ng discount para 500 pesos mo na lang super box ma-avail for lifetime. So syempre ito, maku-curious yung client mo. Kanina 1,000 lang siya per box, ngayon 500 na lang siya for lifetime. Magkano naman ang membership? Agad-agad pag tinanong ng ganyan o kaya kapag may client po kayo na marami ng tanong, ito na yung ibagsak mo sa kanya. Pwede po ba akong tumawag sa'yo? Explain ko kung ano yung benefits at kung anong makukuha mo kapag member ka na. Which is yan yung natutunan ko sa mga ibang mentors na pinamisuhan ko. Okay? And sabi ko sa kanya, 3 to 5 minutes lang po. Magbigay lang din tayo ng duration. Siyempre, isipin lang natin, iniisip ng client mo, mabilis lang. Sige, tatawag na ako sa kanya. I mean, sasagutin ko yung tawag niya. And then, bawal tayong tumawag dito sa page natin, tatawagan natin sila sa personal messenger natin. Which is, itong client natin na to, pwede siyang ma-add. Kaya madali lang natin siyang natawagan. And ayun, yun po yung sample na ano natin na pag-approach sa kung paano natin nako-convert into package. And magbigay pa po ka ng isang example ng pag-approach natin. Lahat po yan, product lang po yan, pero nako-convert natin sila sa package. Sabi ko, ayun, ganun lang din yung ano natin, script. After niya mag-comment, pini-end ko lang siya. Tapos nag-send lang ako ng pictures, benefits. And ganun lang din yung ano natin, yung script. And then sabi ko, 1,000 lang din siya per box. Si Miss Maritone po ang ano natin, ang supplier ng product. And send lang tayo ng video. Okay, ikaw po ba ang gagamit ng Pure Organic Barley? Yes po. Tapos in-stock ko siya, sabi ko, sa Hawaii ka din pala. Mabilis lang po magpadala dyan. Kakapaladala ko lang po dyan last week at kanina sa DHL. So sabi niya, yes po, taga-Hawaii ako. So mas maganda kung may mga transactions tayo. Kahit dito sa Pinas, LBC. Lalo na kung nakausap mo yung client mo, taga Bulacan pala. Ay ma'am, kakapadala ko lang kanina sa Bulacan. Saan po kayo sa Bulacan? Taga Malolos po kasi yung pinadalahan po. Kung taga-Hawaii, ganyan yung gawin niyo po. Kung may mga pictures po kayo sa DHL, madalas po na nagsimula ako nung mag
magpa-picture, nakikipicture lang po ako sa mentor ko. Na sabi ko, "Mens, may ano ka po ba? May shipments ka sa ibang bansa. Pwede po ba akong sumama? Magpa-picture lang po ako." Kasi pinlano ko po siya. Kaya mahalagang magplano din po kayo. Again, yung sinabi ko sa inyo, kung magbabalak po kayong mag-ads, mamiso po kayo sa mga mentors nyo o yung mga nakikita nyo po na nag-ads. Which is eto po, sinishare ko na sa inyo yung mga strategy na ginawa ko kung paano po ako nag-start and kung paano po siya umani. Okay? And ganun yung ginawa ko, nakipicture lang ako, parang tinarget ko na pag nag-target ako sa Hawaii, US, sa Canada and US, may mga pictures na ako na isi-send sa client ko. So ayan, taga-Hawaii po ako, sabi ko ganun, for personal use or for business purposes din. Sabi niya, for personal use lang daw. Sabi ko sa kanya, okay po, pwede po ba kitang tawagan for 3 to 5 minutes para at least may idea siya, di ba, kung ano yung benefits na makukuha niya and kung paano siya magkakaroon ng discount. Okay, so itong si Ate Revelyn, yung pangalan niya, hindi ko siya ma-add. Sabi ko, nag-message po ako sa kanya and then send din natin yung profile picture natin o yung Facebook o yung link ng Facebook natin para at least makita niya tayo, ma-stalk niya yung Facebook natin na makikita niya din yung mga transactions mo. Okay, yung mga transactions mo sa DHL. Kaya kung i-stalk niyo rin po yung Facebook ko, madalas transactions talaga natin sa DHL yung ginawa ko. Okay? Eh na para ma-curious din yung ano mo, magka-idea din siya na itong nag-i-inquire sa akin. Ayun. Sorry. Ingay si Ate. Ayun, tawag dito. Saan na ba ako? Ayun, para pag nakita nga ng client mo, makikita siya na yes, totoo pa lang legit tong kinakausap ko na nakakapagpadala siya sa Hawaii, may mga shipments siya, may mga kiniklaim siya sa product na products sa office. Okay? And nung kinausap ko na din, eto, paano natin kakausapin yung client natin? Paano natin mako-convert yung pagbibili lang ng per box, yung kaninang babae na nagsasabi na ang mahal pala, ganun, pag-iisipan muna, paano natin sila mapapapayin? Okay? So ako po ang ginagawa ko, mag-stop muna ako ng share screen. Tuloy ko na rin. Ayun, ang ginagawa ko po pag tumawag na sila, pag tinawagan ko na rin sila, build lang tayo ng rapport. Okay? Madalas umaabot ng 10 to 15 minutes, minsan 20 minutes, and 30 minutes yun. Yun yung matagal na kausapan namin. And madalas, ang pinag-uusapan namin, hindi about business. Pinikin na kamusta ko siya. Hello ma'am, hello tita, taga saan po kayo? Saan po kayo dito sa Pinas? Ilang taon na po kayo dyan sa US? Kailan nyo po balak umuwi dito? Nandiyan na po ba yung mga pamilya nyo? Lahat ng parents nyo? Meron po ba kayong probinsya? Kung kababayan mo yan, mas mabibuild mo yung yung relationship dyan. Pag sinabi niya, taga Pampanga, ay, taga Pampanga din po ako. Ang dami ko pong pinapadalhan. Alam mo ba, tita? Pero yung dialect na ginagamit nyo. So doon makukuha yung trust sa iyo ng client mo. And mas maganda syempre naka-video call kayo. And pag tinawagan mo, syempre mag-ayos tayo ng damit o kaya naman yung nakikita at maliwanag din tayo. Kumbaga ganun. Medyo madilim lang din dito sa akin. And ayun, pag na-build mo na yung rapport, diyan magtatanong naman yung client sa atin na yung Barley. So nandito tayo syempre para explain sa kanila, educate sila. Hindi yung puro tanong nila, kumbaga tayo yung nagbibigay sa kanila ng information about sa Barley natin. So ano ba yung Barley natin? Saan galing? Okay? Sino yung nagsusupply sa atin? Mga testimony. Panigurado lahat naman ng mga nagiging client natin, kilala si Ms. Maratone Fernandez, si Rapid Food. Okay? So yun yung madalas na ginagawa ko. And pagdating naman kung paano napapapayin, pag nagtanong na yun about sa package, sasabihin na natin yung package. Hindi, sa lahat po na naging pay-in ko, ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo na lahat po na naging pay-in natin nung nakaraan, umabot ng mahigit 10 nga, wala po ako na presensan sa kanila na IBP. Hindi po ako nag-IBP sa kanila. Lahat call lang, and then build rapport, and then explain lang natin na mabilisan yung package natin. For example, pag nakita mo na itong babae na to, alam mo, lahat naman tawag dito, lahat naman may ganun, may capital. So again, sabi ko nga kanina, nasa flow yan, and kung paano natin sila i-approach, paano yung conversation natin. Okay? And ang nangyari, syempre, pag nagtanong na ng package yan, kita, alam mo ba, yan sa area mo. So yung mga natututunan lang natin sa training, dyan sa Canada, magkakaroon na tayo ng branch. Naghahanap ako ng business partner dyan na pwedeng mag-supply din ng produkto na magpapayo nyo ng negosyo natin dyan.
So explain mo yung Jade package. Kita alam mo, pabilisan lang, kita alam mo ba yung Jade package for 198,800? Explain mo na may libreng produkto. Pag nakita mo na namamahalan, hindi na intindihan pa masyado, sabi niya kanina for personal use, kita alam mo meron pa tayong mas mababang package. Meron tayong gold package. Ang kagandahan dito sa gold package, maka-apat ka lang, meron kang 60,000 pesos. Kita, bibigyan kita ng technique, bibigyan kita ng strategy kung paano mapaubos yung product mo na yan. Mabilis lang po mapaubos yan kasi dito sa Pinas, wala pang isang buwan, kaya mo mapaubos yan. Ganito tita, yung half package o kaya yung half, yes, yung half package mo, yung 23 boxes, yung 22 ipadala ko dyan. Yung 23 boxes, padala natin sa mga kamag-anak mo dito para at least masubukan din nila kung gaano effective yung product natin. Okay, tita, yung 22 boxes, padala ko dyan. Ganito gawin natin tita. Yun yung sinabi din ni Mentor Julius nung nakaraan, na patikman mo sa mga kakilala mo kung ayaw nilang bumili. Pero naniniwala ako tita na for na matagal ka na dyan sa Canada or sa US, sigurado ako na may circle of friends ka na dyan. Okay, and then mga ka-work mo, tita, bigyan mo silang isang box, panigurado, bibili sa yan, 35 Canadian dollar lang naman yan, o 25 US dollar lang naman per box. Okay, and ganito yung strategy natin tita, na kapag nagustuhan nila, panigurado akong magugustuhan nila yan, pag bumalik sila sa'yo, imagine mo lang tita, makaapat ka lang, may 60,000 pesos ka. Okay, so pag ayaw talaga, hindi mo na mapiga, baba ka na sa 16,800. Okay, pero madalas dapat hindi siya ina-open dahil na kung taga-US 'yan kasi mas mababa lang sa kanila 'yung ano eh. Yung conversion ng ano ng dollars to peso. Okay? And ganun 'yung ano, 'yung parang bagsakan na ginagawa natin. Tapos 'yung nandito tayo para tulungan sila, hindi pagkakitaan sa sila. Okay? So kung kaya niya naman po ipa-free shipping fee, okay lang naman. O kaya naman shoulder niyo kalahati sa kanyang kalahati. Tapos dito ang target ko sa iyo, tawag dito, alam mo, mag-share ka din pala ng testimony. Halimbawa, yung client mo o yung business partner nyo sa team nyo, na taga-Canada din. Alam mo ba, tita, meron kami taga-Canada din. Aka-member niya lang, hindi pa natatapos, hindi pa siya, mag-one month pa lang siya, nakapag-just for you na siya. Naka-refer siya agad ng apat na tao. So, yung mga pang-closing tips na lang natin bago siya mag-pay-in, yun lang yung iba doon natin sa kanila. Yung tulong na maibibigay natin sa kanila. Tita, alam mo ba, nakita mo naman yung mga transactions ko sa Facebook. Lahat yun, hindi naman sa akin, sa mga business partner ko yun. Which is all throughout yung support na ibibigay ko sa inyo kasi malapit lang naman po ako sa office. Malapit lang po ako sa LBC. Mga kakilala mo na papadalhan natin local, ako po yung magpo-process sa kanila. And even sa'yo. So, ayun, ano pa ba? Sagutin muna siguro natin yung ibang tanong. Baka meron pa pong gustong ibang magtanong. And meron pa pong tanong, Mens. And ito po, sabi po ni Mentor Daryl, pwede po malaman, Mentor, if kanino kayo na miso ng mga tips na nag-FB ads. And, ayun, sige. Kay Mentor Alvin, kung kilala niyo po siya, Alvin Cargo, yung core mentor ng team Titans. Tapos sino pa po, si Katrina, anong surname niya? Palmo. Wait pa, check ko yung surname niya. Katrina Palomares. Diyan ko nakuha halos sa kanya lahat yung sinabi ko po na tawagan niyo agad yan pag may mga tanong na, tapos build rapport. Ayun. Tapos si Mentor Bobby Aurelia, sa kanya po ako nagpaturo na mag-ads, mag-promote at saka yung mag-publish ng ads niya, yung share ko na po sa inyo. And ayan, kay Mentor Julius din, nakakuha din ako dyan kahit papaano ng tips na sobrang effective din po. Yung sinabi ko pati kay Mumuna, kasi sa kanya din po nanggaling yun. Which is naging effective. Yung mga leaders po natin na napapiinong nakaraan, ang dami na nilang reorders ngayon. As in, di pa kakapadala lang, wala pang isang linggo ubus na, nagre-reorders na agad. So pag nag-avail ng package yan, for example, silver na lang, yun yung ano pala nangyayari. Na nung nag-avail sila ng silver or gold, tapos ang susunod na target ko dyan, nun ko na ipipresent sa kanila yung ano, yung 13 ways of earning. So yung sinabi ni Mentor Julius din, na ayun yung nangyayari sa akin eh, lahat hindi nag-IBP. So sabi ko sa kanila, tita, tito, kailan po yung day off mo? Pwede ka po ba after ng work mo, tawagan kita para at least alam mo yung ibang products mo bago ko ipadala dyan. So by that time na nag-avail ng silver package yun, nako-convert pa siya sa gold. Na-experience ko po siya. Nag-avail siya ng silver package, hindi ko na siya mapiga. Okay? And then, mapiga talaga, no? Nag-avail ng 16,800. Ngayon, yun na yung closed deal namin. Nag-on the spot siya.
Maya-maya sabi ko sa kanya, tita, kailan po yung available time mo? Explain ko sa iyo yung ibang products natin kasi baka magustuhan mo para isabay ko na din. So ang nangyari, sabi niya, sige mamaya tawagan mo ulit ako after ng duty ko. So ang nangyari, nung na-present natin sa kanya yung 13 ways, yung ibang produkto, nagawin siya ng good package. Dalawang beses po nangyari yun. So ayun, ganun yung pwede niya din pong gawing strategy. Ayun. Nasagot ko po ba yung tanong? Sorry, nawala ata ako. Ayan, nasagot naman po Mens. And meron pa po Mens, si Mentor Lon Agam. Ayan, ano po sinasabi niyo if hindi na din kaya ng 16-8? Kasi sa US at Canada, mapera po 'yan eh. Hindi po ako, para sa akin kasi lahat ng mga nakausap ko po na video call na tawag dito, magbibigay tayo sa kanila ng tulong nga. Sinabi ko din po na tita, yung plano, alam mo ba tita? Ito pa. Pasakasakali lang ha, kasi na-experience ko. So madalas ginagawa ko na siya. Halimbawa, sabi niya, wala naman akong 16,800 pa o kaya naman. Minsan sinasabi nila yan, wala pero meron. Magbibigay pa tayo ng tulong sa kanila. Anong klaseng tulong yun? Tita, alam mo ba, kahapon lang, last week lang, dyan sa area mo mismo, sa Ottawa, Canada, o kaya dyan sa Toronto, Canada, may naghahanap sa akin, mag-a-avail 3 box. Okay lang ba tita, pag nag-avail ka ng package, ikaw na yung mag-supply sa kanya. Okay lang ba tita, pag may nag-inquire ulit sa akin, bumili ng products lang per box, 2-3, ikaw na po yung mag-supply sa kanila. So syempre, mapapaisip yan. Oo nga, avail na ako ng package kasi baka mamaya nga may biglang mag-reorder. Baka mamaya yung mga katrabaho ko, magustuhan din talaga nila. So yun yung pinapamindset natin sa kanila na what if nga totoo yung sinabi na ano. Pero syempre naman, case to case basis kasi hindi naman natin masasabi na every time may magbumibili ng products malapit sa area nila. Kumbaga one way of strategy para mas ma-push natin sa kanila. Ma-push natin sa kanila sila na mag-avail nga ng package. Kasi tita, alam mo ba yung 17 boxes na yan, mabilis lang kung makaubos yan. As in, kung may kakilala ka dyan, 10 katrabaho mo, tigi sa isang box sila, yung 7 box sa'yo. Yun nga sinabi ko sa'yo, tita, yung 10 na yun, what if, 8 doon, nag-avail ng gold package, edi, 2 beses ka nag-guess for you. So parang ganun, syempre, nakakabaliw din yun. Mapapaisip siya, oo nga, bakit hindi ko nasubukan? Tapos yung iba, padala ko na lang dito sa Pinas. Ayun. Nasagot ko po ba, Mens? Nung nagtanong ko? Ayan, yes, Mens. Nasagot naman po. Ayan, meron din po. Ayan, si Kuya Noel. Okay na, okay po. Pwede po kayong mag-unmute para mag-question po. Yes, hello. Thank you, Mentor Noel po. Yes po. Sa case ko po kasi, meron online seller ako ng ibang product kasi affiliate marketer ako. So, bali dalawang ina-ads ko, ang affiliate marketing ko, tapos nag-member na rin ako ng I Am Worldwide kasi kailangan ko ng physical product. So, ang nangyari ay naggumawa ako ng ads regarding dito sa product natin. Kaya lang, ang naging concern ko kasi, di ba sa Facebook ads, kailangan kabisado natin ang Facebook ads policy. Kasi sa Facebook ads policy, naka-mention doon na bawal ang misleading na ads. Misleading ads, example, ang barley can cure cancer. So misleading kasi siya. So hindi pwede yung ads na ganoon. Kaya nagets ko Mentor yung logic nung ang ginagamit mo na picture ay yung mga ambassadors natin. So ang I think para na rin to dun sa gustong gumawa ng Facebook ads. Ang naging problema ko kasi ngayon naka-block ako sa Facebook. Kaya hindi ako makapagdiretso ng ads. So kung okay lang po ba mag-share sa inyo, Mens? I-share ko naka-share sa akin ngayon yung Facebook ads na ginawa ko. So ang naging tip sa akin nung friend ko na business admin graduate, ang sabi niya sa akin, sa Facebook kasi kailangan nating mag-i-build yung ipakilala yung product natin. So ang ginagawa ko ngayon diyan sa website na ginawa ko na dyan yung mga testimonials na ba naming natulungan ang product natin na barley. Kasi eventually, pag nakilala siya ni Facebook, kasi kailangan makabuild ka ng history about your page. Kasi pag nakita daw ni Facebook na
talagang may mga pruweba na si Barley talagang nakakatulong. Pag gumawa ako ng ads, tatanggalin yung pagkaka-block sa akin. So, yun yung ano ko. Kaya actually, shiner ko siya kasi I don't know kung tama yung ginagawa ko. Tapos ito yung actually yung tanong ko. Kasi alin yung, kasi ang ginamit nyo po yata, di ba, ang ginamit nyo yata ay message. So sa akin kasi ang ginamit ko, ang post engagement tapos message. So ano yung recommended? Post engagement or messages sa paggawa ng ads sa Facebook? Sorry, Mens, ano, na tawag dito, na-disconnect yung sa ano, bago ka, yung sa mismong tanong niyo po. Pwede po bang paulit? Okay, sige po. Hello, loud and clear. Yung tanong ko, tama po yun. Actually, yung si Isaiah, maybe I suggest to wag. Galing kay I suggest can cure. Sorry, abi nagbabasa ko ng message. Ang question ko po, alin po yung mas recommended natin? Actually, meron akong isang account na ginawa kasi doon ko ipapasok yung ads ngayon. So, alin po yung mas okay na campaign? Ang gumawa ng message, post engagement, or ayun po, traffic. Kasi di ba meron tayong mga classification ng ads. Pwedeng traffic, merong messages, which is messages yung ginawa mo. Tapos merong post engagement sa ano niyo po, kasi bago lang din kasi talaga ako sa paggawa ng ads sa Facebook kaya nagtatanong ako. So sa palagay niyo, ano kaya yung mas okay? O mas okay ba yung message? Kasi kung message kasi feeling ko parang may interaction ka with dun sa mag-i-inquiry. Ewan ko kung tama yung tanong ko ha. Apo. Para sa akin po, pareho naman pong effective 'yon. Again, sabi ko nga po kanina, pag nag-ads tayo, bibigyan tayo ng client ni Facebook. So sa either sa Facebook either sa tawag dito sa messages sa messaging or sa messages tapos sa ano sa post engagement either yung mas mataas yung isa o kaya mas konti yung isa pero ang ano lang natin diyan pareho pa rin magkakaroon ng increase diyan and yung sa akin po kasi sa akin mai-recommend ako po yung ano muna sa akin yung messages talaga kasi syempre pag nag-message yung client mo na yan, ibig sabihin interesado siya. And pag sa engagement naman po, yes, may mga magko-comment din naman po yan and may mga magda-direct message. Pero sa akin po kasi, hindi ko pa rin naman masyado na experience yung sa engagement. And nag-focus din po ako sa messages po, yung mga nagda-direct message. Ayun po, Mens. Ayan, nasagot po ba Mentor Noel? Yes, Mentor, salamat. Nakuha ko yung idea mo, salamat. Thank you. Ayan, practical naman natin si Mentor Noel. Ayan, meron pa po ba? Meron pa po bang magtatanong? Meron pa po bang may question? Ayan, meron pa po ba? Pwede po kayong mag-unmute para para makapag-question tayo. Ayan, kasi wag na natin palagpasin to si Mentor Jefferson para malaman natin yung iba pa niyang mga techniques, yung mga di pa natin alam. Comments, meron na comments. Ayan, magkano means yung budget mo sa pag-boost every per day? Ayun, Mens, 300. 300 nung nagsimula po ako, 300 per day. Tapos in-increase ko siya, tinuloy ko lang siya na nag-add pa ako ng 50, bali 350 per day. Pero ang nagastos ko po in just one month, umabot na ako mas 10,000 pesos. Pero kung babalik naman dyan sa dalawang give me 5, tatlong give me 5, makapag-guest for you ka pa, bakit hindi? Pero again, ito po yung mindset nyo, sinabi ko din po kanina sa inyo, pag meron kayong budget sa pag-ads, imagine nyo po na natapo na siya o wala na yun. Kasi again, either magkaroon ka ng pain o hindi, pero ang sure ko lang po nang sasabi sa inyo, pag nag-ads kayo, magkakaroon kayo ng increase. And yung mga tips po na sinabi ko sa inyo, na in-apply ko lang din, sinabi sa akin ng mga mentors, ganun yung pag-ano natin, pagsagot sa kanila, and pagko-close din ng deal. Ayun, Mens. Thank you, Mentor Jefferson. Tama eh. Tsaka yung mga, yung Mens, no? Yung mga
inquiries din yun, tanim din yun eh, kasi mamaya magka-promo. Kahit ano, magjo-join ka agad yun eh. Ayan, meron pa bang ano? Meron pa po bang magtatanong? Ayan, Speaking of tanim, men's, ano, tawag dito, share ko lang po, mabilis na lang din. Yung about sa ganyan, yung mga nakakausap natin, again, sinabi ko din po kanina, ang dami mga nagre-react at nagko-comment. So, kung nakita nyo po kanina, more than 90 yung sa mga nag-comment, 100 plus ata, pero mahigit 10 lang yung nag-pay in. Ngayon, may nakuha pa lang din po ako latest na ano, na pay in doon. Ang ginawa ko, tawag dito, consistent ako nagpa-follow up. Sa lahat ng mga nagko-comment, lahat ng mga nag-direct message, pina-follow up po sila. Huwag nyo rin pong kalimutan yung follow up. Paano ang klaseng follow up yung ginagawa natin? Magpalaging business. Kasi kung puro business yung sinasabi natin sa kanila, mini-message natin sa kanila, baka lalong hindi mag-pay-in yan. Paano yung pag-follow up na ginagawa ko po na sinabi lang din sa akin? Halimbawa, ngayong araw o kaya kinabukasan, okay, alam mong may transaction ka. So gabi pa lang, kamustahin mo na siya. Good evening, tita, kamusta ka na po? Kinabukasan ulit, pag sinintan ng gabi, okay lang. Kinabukasan, tita, hello, kamusta ka na? Pupunta akong office ngayon. Okay, magpaprocess tayo ng mga reorders at saka ng mga pay-in. Pagpunta mo ng office, tita, oh, send mo ulit sa kanya. Nag-process na naman ako ng pay-in natin, ng mga products, ang dami. Pupunta na naman ako sa DHL, malapit dyan sa area mo. Kasi baka mamaya, alam mo yun, yung parang naku-curious siya, tapos mas mapipilit mo siya eh, yung feeling na babalik na siya sa'yo. Kumbaga, i-message ka na niya. Okay, kasi na-experience ko po siya. Ang dami kong pinalok na ganun, consistent siya, na everyday, lahat ng transactions ko, hindi man everyday, every other day, may transactions sa LBC, transactions sa office, sir, kakagaling ko lang dito, sir, kakagaling ko na naman dito. Tapos, nung nagkaroon ng promo, sinisin lang ako na, siguro, ang dami kong message sa kanya. Nung nagkaroon ng promo, sir, meron tayong buy one, take one promo. So, ayun, na ano siya, na pure siya, paano nga ulit yan, sabi niya ganun sa akin. Pero ang dami na namin conversation nun. So, dahil sa pag-follow up natin, syempre, nakakakawa, meron tayong makukuha dyan. Ayan, nice. Thank you, mentor. Ayan, meron pa po. Ito siguro last ano no, last question na kasi syempre may mga ano pa si may gagawin pa ata si mentor. Ayan, ito. Ayan, ano po pala yung ginagawa niyo pag may nag-i-inquire sa inyo from Calgary, Alberta, Canada. For example, in prepared niya yung inaabot lang sa kanya ang barley and ayaw niyang manggagaling sa Pilipinas. Sa Pinas. Thank you so much, Mills. Ayan. Madami po ako na experience na ganyan. Sinasabi nila, gusto ko munang matry yung product per box. Ngayon, kung hindi natin sila mapiga, ang pinaka-last option, eto sasabihin ko na po, na i-refer natin sila sa mga kakilala natin o business partner natin na nandun din. Pero madalas po, gusto nilang itry muna per box. Madami po ako na experience dyan. Ang ginagawa ko, pag kinausap ko talaga dyan, tita, ano bang gusto mo? $10 per box mo na lang siya next time, $10 Canadian per box mo na lang siya mabibili next purchase mo. O every lagi kang bibili ng $35 per box, Canadian dollar per box. Mapapaisip yan. O nga no, $10 ko na lang pala, $10 Canadian ko na lang pala siya ma-avail kapag ka-member natin. So ayun, ibagsak ulit natin sa kanila yung sinabi ko po kanina na ganito po tita, yung strategy natin. Kapag nagpadala ko na dyan 17 boxes, yung 44 boxes, oh, yung kalahati, padala natin dito. Yung kalahati, padala ko dyan. Then, pag yun nga, kung hindi na natin sila talaga mapiga, i-refer na lang muna natin sa mga business partner na nandun. Pero as long as kaya natin silang mabigyan ng solution doon sa concern nila na gusto mo na masubukan ng per box, grab natin yung chance. Yun po. I hope nasagot ko po. Ayan, thank you po Mentor Jefferson. So ayun, no, grabe, sobrang dami ba nating natutunan. Ayan, nakapag-take down notes ba tayo? Kasi ang dami, no, ang daming mga tips, ang daming mga learnings na ano, no, na ibigay ni Mentor Jefferson sa atin. Kaya kailangan lang talaga natin i-apply, no, lahat nung after nitong mentoring natin. Gagawin na natin yung ano, yung lahat ng tinuro ni Mentor Jefferson. Kaya ayan, before po tayo matapos, no, ayan, pag-pray po muna natin si Mentor Jefferson, ayan, and after nito, picture na lang din po tayo. So ayan, let's bow our head and
feel the presence of the Lord. Lord, maraming maraming salamat po at natapos po namin itong mentoring na to na maayos, Lord God. Maraming maraming salamat po sa mentor na nagturo sa amin ng ginagawa niya, Lord God, dito sa negosyo. Lord, maraming maraming po salamat sa buhay niya na naturuan niya kami, Lord. Lahat po ng natutunan namin, Lord, is i-apply lang po namin. And alam po namin na yung mga nakuha niya, Lord God, yung mga na nangyari sa kanya, Lord God, is mangyayari din po sa amin, Lord. Lord, maraming maraming salamat po sa araw na to. And alam po namin na hindi niyo kami papabayaan dito sa negosyo, Lord God, na makatulong pa kami sa maraming tao, Lord. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Ayan. So ayun, picture na lang po tayo. Yung mga naka-off cam. Kindly open cam na lang po tayo, no? Mens, before pala, last, hindi ko pala naisabi, pahabol na lang, last na lang din po. And para sa atin din naman po lahat to, na ano, pag nag-ads po tayo, ito yung gusto kong sabihin po sa inyo. Napaka-importante ng oras. Okay? Pag nag-ads po tayo, lalo na pag nag-target tayo sa Canada and sa US, tapos nandito tayo sa Pinas, expect po natin, ako po kasi na-experience ko, 4 to 5 a.m. may mga nag-import. 6 a.m., 7 a.m. may mga nag-import. Mga alauna, alas dos ng madaling araw, doon sila nag-import. Kasi madalas minsan break nila, minsan uwian na nila. So na-experience ko din po kasi before na ano, na late na lagi matulog o kumbaga hindi tulog, idlip lang. Na-experience ko po 'yun nang halos isang buwan kasi tinutukan ko talaga siya. Ayoko talaga siyang masayang. So sacrifice lang po. Sacrifice lang talaga kasi ang mga client natin, hindi natin alam kung anong oras 'yung mag-inquire. Madami po akong na-experience siguro ng mga nasa lima na nung nag-inquire sa akin nung kinausap ko, maya-maya sasabihin niya pala matutulog na siya. Buti nagsinagot mo pa ako, sabi niya gano'n. Maya-maya sasabihin niya sa'yo, ang dami niya nang nakausap, buti na lang ikaw yung nag-reply. Kasi madami na po silang ibang nakakausap. May mga nagmamarket din sa kagaya nilang bansa, nakatulad nung tawag dito nung tinatarget natin na bansa, may mga distributor din or I am worldwide distributor na nag-aano din, nag-a-ads din dun sa country na yon. So napaka-importante po nun kasi na-experience ko din na, imaginein mo yun, dalawang beses po nangyari yun. Na kakasagot ko lang sa kanya, nag-video call kami, maya-maya, nakausap niya yung isang ka-team ko na nag-a-ads din. Tapos yung isang ka-team ko pa na malapit sa area niya. So what if kung na-late ka lang ng 30 minutes, hindi mo nasagot na, naghanap na ng ibang distributor. Na-experience ko rin po, nag-pay-in yung mentor ko na alam mo yun, na nakausap niya rin kasi same kami ng country. Tapos, basta, mga ganong senaryo, basta ang ano ang oras kapag nag-ads po kayo, expect niyo po na anuhin niyo yung oras po. Sobrang importante. Kasi huwag niyo pong hayaan na masayang din yung ads. And sacrifice lang po. Sobrang solid naman, worth it naman yung resulta, kumbaga na makukuha niyo once na natutukan niyo po talaga yung ads. Ayun lang. Thank you. Yan, tama po, no. Kay ano, sacrifice muna tayo kaysa naman habang buhay tayo magsa-sacrifice, 'di ba? Kaya ayan, palakpakan po natin si Mentor Jefferson. Grabe, sobrang dami nating natutunan. Ayan, Mentor Julius, okay lang po ba pa-picture? Ayan, so ayun, thank you Mentor Jefferson. Okay lang ba mag-unmute tayo? Pa-thank you tayo kay Mentor ano, Jefferson sa time tsaka sa wisdom na share niya sa atin. Thank you. Jefferson. Thank you, Mentor Jefferson. Thank you, Mentor. Thank you. Mentor. Thank you. Bye-bye. So, thank you, Mentor. God bless you. Thank you, Mentor Jefferson. God bless you. Yeah, thank you sa inyo. So, wala pong bayad yun, ha? Ang gusto lang ni Mentor Jefferson, i-apply natin yung mga natutunan natin sa kanya. Kasi pag nakikita niya tayo na kung ano yung nangyayari sa kanya, nangyayari na rin sa atin, masaya na siya doon. Okay? So, apply daw natin, ha? Ayan. So, selfie muna tayo kay Mentor Jefferson. 5 seconds. Ayan, sa mga gusto sumelfie. 1, 2, 3, 4, 5. Wala po po nang gagalaw, ha? First page po. 1, 2, 3. Second page. 1, 2, 3. Third page. Open cam. 1, 2, 3. And last page. Ayun, thank you. Thank you po. Ayan, thank you Mentor Jefferson. Salamat sa mga umattend. Apply natin yung mga natutunan natin. Ha? See you again sa ano, sa next mentoring natin Tuesday and then Friday meron tayong YEP IDP. Ayun. Thank you Mentor Jefferson. Thank you, man. Thank you po. Thank you sa time, men. Thank you po. Thank you, men. Maraming salamat po.
Godless. Apply natin, ha? Apply natin. Okay, and si Mentor Daisy. Mentor Point. Hello, mens. Ingat po, ha? Godless. Bye-bye.